mapayabang lang ulit. Ngayon, mag-testing na ako. Medyo masakit pa ulo ko, pero kailangan natin gawin to. At sobrang excited ko. Nakahapon ko lang nakuha to. Kailangan ko lang testing it agad to. So, kahit masama, medyo masama pakiramdam, masakit ulo. Sige lang. Sobrang excited ako. Parang mawawala na naman yung sakit ng ulo. Kung mga ganitong bagay, nakakawala ng sakit ng ulo eh. So, yun, mag-testing na muna ako. Imprintan ko na siya, titestingin ko na, i-heat press natin siya, ididikit natin siya sa damit muna sa ngayon. So, ito ang damit na gagamitin ko nga pala. Hindi ko pa nailabas, na-ready agad. Search po ito. Yan. So, ito. Yan, ito ang gagamitin natin, t-shirt. Dry fit shirt siya. Yan. Dry fit shirt na na talagang pagag na shit sakit ng ulo ko. So yun, ayun nga, dry fit shirt ang gagamitin natin ngayon kasi ang sublimation transfer paper ay ginagamit lamang sa pag sa shirts, ginagamit lamang sa non medyo mahirap talaga dito. Kaya kung mapapansin nyo, lagi parang nagmamadali ako sa salita kasi bigla may dumadaan tulad dyan na naman na maingay. So ayun, ayun nga, ang sublimation transfer paper ay ginagamit lang sa non-pure cotton t-shirt. So pagka non-pure cotton t-shirt, hindi siya kakapit. So, pero meron namang solution para doon. Next time na natin pag-uusapan yan. Ito muna. Yan, isang ang dry fit shirt. Kasi ang dry fit shirt ay 100% na polyester. Yun ang tela niya. Yan, 100% polyester siya. Yan ang gagamitin ko. Dry fit. So, ayun. Naset up ko na yung design sa laptop. Print na lang natin. Ito na, kuha na tayo ng isa. Naset up ko na kanina pa yung design natin, which is ayan. At sinerge ko pa kung saan dito yung printable set kasi walang instruction dun sa packaging nya. So kailangan daw kukuha ka ng tubig para matesting kung alin yung piprintan. So kunyari, pagka kumuha ka tubig, dinikit mo ganyan sa dulo lang, pag dumikit siya, dun yung piprint. Pagka kunyari sa likod, pag nilagyan mo ng tubig, pag hindi siya dumikit, yun yung likod niya. So yun, i-load na natin dito sa printer. Habang hinihintay natin yan ma-print, i-on na natin itong heat press para ma-ready na agad. Para dire-diretso ang gawa, hindi masyadong matagal. So, malapit na matapos. Ready na ni Mama yung damit. Parang sobrang ano pa lang ngayon, kulangari, sobrang mini setup. Ito siya, printer. Ito na agad yung ano, deep press. Sobrang tabi-tabi lang, gano'n siya. Excited na ako, sana maganda ka labas. Sana tama rin yung pinrintan kong side.
Pag pinrint nga pala to, kailangan pag ipiprint mo siya, naka-mirror siya. Kasi pagka ifinlat mo siya sa ano, basta mamaya na lang. You know, so yun, habang yun, malapit na matapos yan, ready na natin yun. Medyo malapit na matapos to. I-preheat na natin to ha, para diretso na mga 2 to 5 seconds, 3 to 5 seconds, mga ganyan. Dito si Vanilla? Asan? Diyan sa'yo? Oo. Ah, sakto, tapos na ang ating, ano, ang ating design. Yuro. Okay. Ngayon, waiting lang tayo ng konti. Dahil pinapainit pa yung heat press. Okay, ito na. Tulad nga na nakita niya, 200 degrees Celsius na init at 25 seconds na timer. I-preheat lang ulit natin para sigurado. Okay. Place na natin design. Ganun pa din, 4 fingers down the neck lang. Okay. Okay. Lagyan natin nga ng ano, tupi. Okay, center. Okay, press na natin siya. So, para sure, lagyan pa rin natin ng isa pang teflon. Okay. Oh. Ready 5 seconds. Okay, 5 seconds. Ayan. Sabay-sabay natin tignan kung anong nangyayari. Ayan na. Wow. Ang ganda. Tingkan talaga ating pag sa ganito tingkan talaga, 'di ba? Oh, 'di ba? Oy, patayin pa lang natin 'to. Init. Wow. Oo nga. Lupit. Sana pwede rin siya sa dark, sa black. Oh. Ayun nga lang, ang problem niya. Pag sa 100% polyester na mga damit, mga dry fit na damit, pwede siya. Kaso nga lang, pag sa mga cotton, mga ganyan, puro white lang. Ayan. Pero ito, ayan, tinesting ko rin sa white para okay. Woo! Tinesting ko siya rin siya sa white para kitang-kita yung design niya. Ayun nga, nagganda. Ito na pagkaka-print niya. Wow! Ito talagang, ano, durable talaga to. Ayan, kasi para siyang umano na talaga sa damit eh. Parang naka... Tapos. Tawag ito. Tawag ito, tumagos na talaga siya sa tela. Tsaka, yun nga, parang minansyahan niya na. Ayan, parang itong suot ko pala ngayon. Ayan. Itong culture, tingin ko, parang ganito rin siguro gamit nila. Kasi yun, hindi mo ramdam, parang hindi ko siya ma-explain masyado eh. Basta hindi mo ramdam na naka-print siya. Parang, ano ba, paano ba i-describe ito? Eh, parang pumasok na sa loob ng tela niya mismo yung mga print. Oh, parang part na siya ng tela na print. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, kung makikita nyo lang yung ano. Dito yan, sa bawat kanto, yan.
wala kang matutuklap sa kanya para mabura. Ayan. Yun. Parang ito lang talaga siya. Parang culture siya. So next time, magka-try naman ako sa cotton at gagamitin ko yung sublimation coat para kumapit siya sa cotton. Kasi yung sublimation transfer paper ay hindi talaga kumakapit ng yun lang na direct, na direkta. Kailangan mo muna ng sublimation coat para kumapit yung sublimation transfer paper dun sa cotton shirt. Lalo na sa mga 100% cotton. Pero kung mga katulad sa ibang tela na 60% polyester o 40% yung cotton, okay pa rin siya. Pero medyo hindi ganyan katingkad yung kulay. Ito sobrang tingkad ng kulay niya eh. Pero okay pa rin yun kung gusto niyo ng mga vintage effect yan. Siguro ganun. Hindi ko pa siya natatayo pero ganun yung na-imagine kung mangyayari. Ayan. I-ano natin yan, guys? Ayan, ang ganda siya. Oo, mag-sample. Ayan. Ito na rin yung magiging sample ko. At syempre, susukutin ko rin to lalaban para makita natin kung talagang matibay siya. Pero yun nga, sa pagkakaalam ko talaga, talagang matibay siya kasi talagang nakakapit na siya sa damit. Parang pininturahan mo na yung damit na kasama talaga siya. Ayan o. Ito yung bawat, ayan, kita ba? Talagang tumagos na siya. Yeah, parang nakaprint na siya sa mismong tela. Grabe, nakakatuwa. Ang ganda. Astig. Okay. Yeah. Oh, yung yeah, ano na binil. Binil na lang. Pero ito ganda oh. Kung nakikita nyo lang, kung nahahawakan nyo lang, yan, talagang nakakapit siya sa tip. Dahil na paulit-ulit ko sasabihin. Kasi yan, hindi katulad yung dark transfer paper na ginamit ko nung una na parang kaya mo siyang tuklapin. Ito wala oh. Yan, kahit anong hila ko. Yan, yan makikita na matibay siya yan. Kahit anong hatak mo, yan. Walang matatanggal sa kanya kasi talagang yung ink niya, ayun, yung ink niya tumagos na mismo sa damit talaga. So, walang papel, walang, hindi siya nakapatong lang sa damit. Talagang parte na siya ng damit. Ayun. Nakuha mo rin yung tamang word. Ayun pala yung gusto kong sabihin talaga. Parte na siya ng damit. Hindi siya nakapatong lang. Ano? Testing natin. Aray ko. Boom! 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 Ganda oh. Sobrang tingkad ng kulay niya. Parang ganito siya. Ito, ilang taon na sa akin to. Ano pa ako nito? Kailan ko pa binili? Siguro mga school. Hindi high school. Mga first year college yan. Mga first year college pa ako nito. 5 years na sa akin itong mga culture na damit na to. Panigurado yan ang gamit nila. Old-old na naman ako yun. Grabe, nakakatuwa. Pero ito ang ganda, masarap sa pakiramdam mga dry fit na damit. Kaso nga lang, ayun. Hindi siya yung mga karaniwang sinusuot natin araw-araw. Kasi, yan ito eh, parang sportswear tong ano yung dry fit eh. Hindi ako makatingin sa camera kasi tinitignan ko rin yung ano ko eh. Tinitignan ko rin yung suot ko. Ha? Eh no, wala kang matutuklap dyan. Okay. Okay na okay. Siguro dito ko na rin tatapusin itong video na to. At kita-kita na lang ulit sa susunod. Bye-bye. Diabot, ang layo pala. Okay!